So kung gusto na po nating mag-order, guys, i-click lang natin itong order. At ito na po, guys, scroll up lang natin. So ito na po yung mga categories sa kanilang mga product, guys. Dito po tayo mamimili kung ano yung mga bibilhin natin or orderin natin sa grocery. Hi guys, this is Melvin once again and welcome back to my YouTube channel. Ang videong ito ay para sa mga nagninegosyo ng sari-sari store o sa mga store owner o sa mga nagbalak pa lang pong magkaroon ng sari-sari store. Sa mga di pa nakakaalam kung ano po itong grocery, ang grocery ay isang mobile application para sa mga nagninegosyo ng sari-sari store na hindi na kailangan pang pumunta or pumila sa mga groceryhan dahil pwede na po kayong mag-order dito sa grocery app na gamit lamang ang inyong mga cellphone at i-deliver sa inyong tindahan door to door. Mas advantage po ito sa mga Tagaluzon, guys. Actually, available na po ang grocery nationwide. Pero tulad ng sinabi ko, mas advantage po kung nasa Luzon lang po kayo. Dahil free po ang delivery at wala pong minimum order quantity. Ang ibig pong sabihin ng minimum order quantity, may pinakababang halaga po na ni-required bago nila i-approve ang ating order. Halimbawa po sa Visayas at dito sa Mindanao ang mag-order, kailangan po ay aabot ng 3,000 pesos yung mga item na o-orderin. At may shipping fee po na 99 pesos. Samantala po kapag taga-Luzon po kayo, ay wala pong minimum order quantity at wala rin pong shipping fee. At take note, guys, COD or cash on delivery po ang bayaran. Meaning, saka na natin bayaran ang ating in-order pagdating po ng mga item. Sa mga interesado sa app na ito, sundan nyo lang po at tapusin ang video ito, guys. Dahil tuturuan ko po kayo kung paano mag-apply o paano mag-register at mag-fill up ng form. Disclaimer lang po, ang video ito hindi po sponsored ng grocery, guys, ha? At hindi rin po ako expert sa mobile app na ito. Kaya kung may mga aberya na po, may mga system error na po sa inyong application or sa inyong transaction, direkta na lang po kayong makipag-ugnay sa mga customer service representatives ng grocery. So let's go! Bago po tayo magsisimula, sa mga di pa nakasubscribe at sa mga bagong pasok pa lang po sa aking YouTube channel, pakiclick mo na yung subscribe button na nasa baba at pakihit na rin yung notification bell para ma-notify po kayo sa tuwing may bago na naman akong tutorial video na i-upload. Maraming salamat po! So ayan po, sa mga wala pang application sa grocery, i-open lang natin ang Play Store at i-search po natin grocery. At dahil may app na po ako sa grocery, i-update ko na lang po. So kayo na lang pong bahalang mag-install sa app ninyo. So ngayon, i-open na natin. Data and privacy. So i-click lang natin itong agree and continue. And then ilagay po natin dito ang ating active mobile number para makalogin. And then click login. This account does not exist. So dahil wala pa po tayong account sa grocery, i-click lang natin itong create an account. Gumawa ng bagong account. So ilagay po natin ang ating complete detalye dito, guys. Magsimula po tayo sa ating full name, ang ating kumpletong pangalan. At ito na po ang ating mobile number. Next po, ilagay po natin dito ang pangalan ng ating tindahan. Halimbawa sa akin, Small King Store. Pagkatapos niyan, i-click natin itong continue. Ano ang iyong negosyo? So may pagpipilian po tayong mga negosyo dito, guys, kung ano po ang negosyo natin. Wala po akong negosyo, sari-sari store, online seller, karinderia, canteen, or eatery. At marami pa pong iba. So of course, ang pipiliin natin dito ay itong sari-sari store. I-click lang natin yan. Tingnan kung makakadeliver ang grocery sa inyo. So i-check muna natin ang location, guys, kung may available ba na grocery sa ating lugar. I-click nyo lang itong check location, guys. Pero kapag wala po kayo sa tindahan ninyo,
sa paggawa nyo ng account ay itong nasa baba ang i-click natin. Wala ako sa tindahan ngayon. Next po ay ilagay po natin dito ang ating delivery address, yung address ng ating tindahan. So magsimula po tayo sa province, so kayo nalang pong bahalang pumili kung saang probinsya kayo. Next po ay kung anong syudad tayo, anong barangay, anong house number, lot number or building, pangalan ng street, at landmark. Ang ibig sabihin po ng landmark ay yung kung ano po yung katabi ng iyong tindahan na alam po ng karamihan. Halimbawa po yung mga sikat na establishment or residence or compound, yan po ang ilalagay natin para madaling malocate ng mga naga-deliver. At pagkatapos na fill up, i-click itong continue. Set up store profile. Actually guys, wala pa po akong tindahan sa ngayon. Ginawa ko lang po ang videong ito para sa mga interesadong mag-apply or mag-open ng account dito sa grocery. So sa mga may tindahan dyan, i-click nyo lang itong take photo para madali raw mahanap ng mag-deliver. Next po ay ano-ano po ang binibinta mo. So i-click lang natin itong may select options guys para makapili po tayo kung ano po yung mga binibinta natin. At ito po, pindutin nyo lang yung may mga maliliit na box sa gilid para malagyan ng check kung ano po ang mga binibinta natin. Halimbawa ay itong grocery items, oil, flour, asukal. Kung nandyan lahat po yung mga tinitinda nyo guys, ay pwede nyo pong i-check lahat yan. At pagkatapos lagyan ng check, i-click natin itong continue. Paano nyo nalaman ang grocery? I-click pa rin natin itong select option guys, itong may arrow. So kayo na pong bahalang pumili dito kung saan nyo nalaman itong grocery. Halimbawa, ang pindutin ko dito ay itong YouTube. Pagkatapos niya, na-click natin itong continue. Verify to continue. Para gumawa raw ng account, papatunayan daw natin kung tayo ba daw po ang may-ari nitong number na inirehistro natin. So i-click na natin itong OTP via text para makareceive po tayo ng OTP sa ating mobile number na inirehistro. Tapos dito po natin ilagay yung 6-digit authentication code na sinend ng grocery sa ating mobile number. And then click continue. Terms and conditions. Thank you. Please confirm your name and the store that will be using grocery services. By providing this, you confirm that you are authorized to transact with grocery. So ilagay po natin ang pangalan natin dito kung tayo po ang may-ari ng tindahan. And then dito sa baba, ang pangalan ng store na nakalagay sa ating signage. At pagkatapos niyan, i-click natin itong confirm. Siguraduhing secured ang account. Sagutin ang security questions para maprotektahan ang iyong account. So kayo na lang pong bahalang sumagot sa mga katanungan dito guys. At pagkatapos niyong masagot lahat, i-click natin itong continue. So ayan po, grocery. Welcome sa Risari Store. Nandito na ang all-in-one app para sa inyong negosyo. So i-click na natin itong next guys. At ito na po yung mga instructions kung paano mag-order. So kayo na lang pong bahalang magbasa guys. And then i-click na natin itong start shopping. At ito na po ang dashboard ng grocery guys. So parang Shopee lang po. So may grow coins din po sila. May e-lista pa po. So ito po yung tawag sa buy now pay later dito. E-lista. So may mga buy load para dito guys, P-bills. Pwede din po tayong mag-cash in at marami pang iba. So kung gusto na po nating mag-order guys, i-click lang natin itong order. At ito na po guys, scroll up lang natin. So ito na po yung mga categories sa kanilang mga product guys. Dito po tayo mamimili kung ano yung mga bibilhin natin or orderin natin sa grocery.
So ngayon guys, bigyan ko po kayo ng halimbawa kung paano mag-order. So halimbawa, out of stock na po ang aking liquor, mga inuming pampalasing. So i-click ko lang itong alcohol. At ito na po yung mga price nila guys. Kung per piece o per bottle ang orderin natin, ito po yung price. So click na natin itong add to cart guys. Kapag gusto nating umorder ng mga cigarettes, may mga kategory dito sa gilid guys. Dito na lang tayo mamimili. Halimbawa, gusto ko ng sigarilyo. So i-click lang natin itong cigarettes and vapes. So ito na po yung price sa per pack at itong sa baba ay per rim. So halimbawa itong Marlboro Red ang orderin ko. Click lang natin itong add to cart. Kung per rim ang orderin natin, i-click lang natin itong my plus. And then i-click natin itong idagdag sa aking order. So ganun lang po gagawin natin sa pag-order guys. Next ay gusto ko pong umorder ng milk drink. At itong Nestle Chucky ang orderin ko. Add to cart ko lang. At kapag naka-blurred po yan guys, katulad nito guys, ay out of stock po yan guys. Wala pong available na stock niyan. So dito hanap po tayo ng iba. Halimbawa itong Del Monte Vina Milk. At ang orderin ko ay itong per box. Then click lang itong dagdag sa aking order. At pagkatapos nating makapili dito guys, ay pupunta na po tayo sa ating cart. I-click lang natin itong my cart icon dito sa taas. At kung gusto nating i-double check yung mga item na in-order natin, i-click lang natin itong edit cart. Halimbawa dito sa ating Alfonso Light, isang box lang po ang nakalagay. Kung gusto nating dagdagan ng isa, i-click lang natin itong plus. At automatic na ring magkocompute yung price ng item na in-order natin. At kung gusto nating bawasan yung quantity, i-click lang natin itong may minus. At kapag gusto po nating may kunin po tayong item dahil short po tayo sa budget, at halimbawa ang kukunin nating item ay itong Nestle Chucky, ay i-click lang natin itong may X dito na maliit guys. So, ayan po din, click remove item. At kung gusto pa nating dagdagan yung in-order natin, i-click lang natin itong may add item dito sa taas. Ayan po, at ibalik po tayo doon sa mga categories. At ito na po yung mababayaran natin lahat guys sa mga in-order natin. At kapag okay na po, i-click lang natin itong confirm order. And then mamili po tayo ng delivery date. May tatlo po tayong pagpipili ang delivery date kung kailan natin gusto ipa-deliver. Halimbawa, itong nasa pinakauna ang pipiliin ko, March 15 at Friday po yun. I-click lang natin itong may bilog. And then click confirm delivery date. And then mamili po tayo ng payment method. Kung gusto natin cash on delivery, ay saka na natin bayaran kapag dumating na yung mga in-order natin. At kapag may sapat na laman ang ating grow coins, ay pwede ring bayaran muna natin. Halimbawa, itong grow coins yung piliin ko. I-click ko lang itong grow coins. And then click use grow coins. And then ilagay po natin dito yung halaga ng babayaran natin sa lahat po ng in-order natin. And then click continue. And then confirm payment lang po guys. So kayo na lang po magpatuloy guys. Mga halimbawa lang naman yung ginawa ko. So yun lang po guys. Abangan nyo lang po ang iba pang mga tutorial video ko about grocery. At sana may natutunan po kayo guys. Paki-like lang po sa video ito kung nagustuhan nyo. At paki-share na rin sa iba para may idea din po sila. At para sa iba pa pong mga katanungan about po sa inyong application, sulat lang po inyong mga tanong dyan po sa comment section sa baba. So yun lang po guys. Maraming salamat sa panonood. God bless us all. See you again sa next kong tutorial video. Goodbye. God bless.